Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikawalong kabanata. Nanlakit na gulat si Eileen sa kanyang narinig mula kay Alexa. Yeah, nakunan talaga ako. But that doesn't mean na masasayang ng lahat ng plano ko. It's Eileen's fault then. Now, nabibilog na ata nung babaeng yun ang ulo ng tatay niya. Tura ni Alexa. Hindi makapaniwala si Eileen sa kanyang narinig. Nang dahil sa pagkagulat, doon na hindi na sinasadyang nasanggi ni Eileen ang isang vase sa kanyang tabi. Dahilan para mapukaw noon ang atensyon ni Alexa. Kukuhaan pa sana ni Eileen si Alexa ng video bilang ebidensya. Ngunit dahil sa nangyari, ay umalis na lamang ito upang hindi malaman ni Alexa na narinig niya ang bagay na yon. Kaagad naman na tinungo ni Alexa ang parte ng bahay kung saan niya narinig ang nabasag na vase. At doon ay nakita ni Alexa ang isang pusa. Ma'am, pasensya na po, sa kapitbahay po itong pusa. Lilinisin ko na lang po itong nabasag na muebles. Wika ng katulong at mabilis na kinuha ang pusa. Okay, pakinilisan na lang para wala na maaksidente. At pakasabi doon sa may-ari ng pusang yan na kung mag-aalaga sila, itali o ikulong nila kesa na mimerwisyo. Masungit na wika ni Alexa at tila ba nakahinga naman ito ng maluwag dahil doon. Ang hindi alam ni Alexa ay narinig lahat ni Eileen ang kanyang sinabi. Masyado itong nakampante at bumalik sa sariling silid. Sa kabilang banda, doon na nagets at naliwanagan si Eileen patungkol sa sinasabi ng bata. Hindi alam ni Eileen dahil bakit kailangan ni Alex ang gawin ang bagay na yon. At palaisipan pa kay Eileen kung sino ang pamilya ng batang ipinakilala ni Alexa at paano niya napaikot ang lahat sa isang kasinungalingan. Doon ay nag-imbestiga pa lalo si Eileen at masinikap nitong mapalapit sa bata at binantayan pa nito lalo ang kilos ni Alexa dahil sa pagiging desidido nito na malaman ang lahat-lahat ng sekreto ni Alexa at makakuha ng ebidensya laban sa kanyang madrasta upang mapagbayad niya ito sa lahat ng ginagawa nito sa kanya. Habang nag-iimbestiga si Eileen, nag-iimbestiga din ang mga uncle niyang sila Raiden, Axel at Kaizen. Dad, pwede po bang makausap si Tristan? Tanong ni Eileen sa kanyang amang si Mike. No, I won't allow you to talk to my son. Galit na wika ni Alexa. Bakit ba galit ka na makausap o makasama ko si Tristan, ha? Alam mo, ayoko sana mag-isip ng masama. Pero dahil sa ipinapakita mo, napapaisip ako lalo. Sagot ni Eileen. At hindi na ito nakapagtimpi pa kahit na nakaharap pa ang kanyang ama. Kasi salot ka. Tuwing nakakasama ka, napapahamak. You're crazy. Baliw ka. Galit na wika ni Alexa at sinampal si Eileen. Yan, mabuti naman at ipinakita mong tunay mong ugali sa harapan ni Dad. Kita mo na siya talagang nauuna. Hindi ako. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. And that's it. At ikaw na babae ka. How dare you to slap me? Etong sayo! Galit na wika ni Eileen at sinampal ng dalawang beses si Alexa. Doon na nagtalong muli ang dalawa na para bang aso at pusa. Napailing na lamang si Mike at hinayaan ang mga ito. Pagod na ako sa pag-awat sa inyo! Naiiling na wika ni Mike at iniwan ang dalawa na nagtatalo at nagsasakitan. Mahadera ka talagang babae ka! Sana namatay ka na lang! Sigaw ni Alexa. Ikaw dapat ang mamatay, hindi ako! Galit na wika ni Eileen. At doon ay naitulak niya si Alexa kung kaya't napaupo ito sa sahig. Aray! Daing ni Alexa at doon ay nakita ni Eileen ang agos ng dugo. Alexa, may dugo ka! Buntis ka ba? Wika ni Eileen at kaagad itong nilapitan si Alexa. I don't know. Please help me, masakit! Umiyak na wika ni Alexa at dali-dali itong tinulungan ni Eileen. Pagdating sa ospital, doon na pag-alaman na buntis nga si Alexa, ngunit dahil sa lakas ng pagkabagsak nito sa sahig, ay nalaglag ang bata. Alexa, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Wika ni Eileen at tila ba nakukonsensya ito. Wala ka kasing alam. Lagi mo nalang sinasabi na hindi mo sinasadya. You're crazy. Kaya hindi kita hinahayaan na makalapit sa anak namin. Kasi baka siya naman ang isunod mo. Umiiyak na wika ni Alexa. Sa puntong yon ay hindi na lamang kumuybo pa si Eileen. Ngunit sa pagtalikod ni Eileen, isang ngiti ang lumabas sa mga labi ni Alexa. Planado nito ang lahat.
Sa totoo lamang ay hindi talaga ito buntis. Pakana niya lamang lahat ng yon upang makuha muli ang simpatsya ng asawa. Binayaran na nito ang doktor na nagsuri sa kanya bago pa siya dalhin ni Eileen sa ospital. Nang dahil sa nangyari, naiwan sa ospital si Alexa at si Eileen naman ay bumalik na sa kanilang mansyon at doon ay dinalaw ito ng uncle niyang si Axel. Kamusta? Nasa ospital daw si Alexa? Bungad na tanong ni Axel kay Eileen. Napatango naman si Eileen. Yes, uncle. At dahil yun sa akin, I killed an innocent baby in her womb. Umiiyak na wika ni Eileen. No, Eileen. Wala kang pinatay. That was her plan. Hindi mo ba nahalata? Eileen, hindi makikipagbuno ng ganun si Alexa kung alam niyang totoong buntis siya. Kuha mo ba? Huwag kang maging mahina. Huwag na huwag mo ipapakita sa kanya yan. Dahil yan ang gagamitin niya para pabagsakin ka. Wika ni Axel at kaagad nitong niyakap si Eileen. Napaisip naman si Eileen sa tinura ng kanyang uncle at maaaring tama nga ito. Ngunit hindi pa din maalis sa isipan ni Eileen ang mga pangyayari, lalo na tila ba muling naulit ang kahapon. Uncle, I heard Alexa's conversation with someone. Sinabi niya na nakunan talaga siya. Wika ni Eileen kay Axel. Really? Did you record the entire conversation or take a video at least? Matibay na ebidensya yan. Lalo na't galing mismo sa kanyang bibig. Wika ni Axel at doon ay bigla namang nalungkot si Eileen. Yun na nga uncle eh, hindi ko na-record. Even nakuhaan ng video kasi nasanggi ko yung vase kaya kagad ako na umalis. Baka mahuli ako. Alam mo naman na nag-iingat ako. Lalo na't mainit sa akin ng babae yan. Sagot ni Eileen at napabuntong hininga na lamang si Axel. It's useless. Kailangan makakuha tayo ng matibay na ebidensya laban dyan kay Alexa para matigil na yung kasamaan niya. Wika ni Axel. What if ipa-DNA test na lang natin si Tristan at Dad? Matibay na ebidensya na yun para malaman ni Dad ang katotohanan. So he's strong ni Eileen. You think maniniwala ang Dad mo? Lalo na ngayon? It's nonsense, Eileen. Mabilis lang yun na malulusutan ni Alexa. Tura ni Axel. But at least we tried, diba? Eh kung hindi siya maniwala, pwede naman ulitin habang nakaharap siya para mapatunayan na nagsisinungaling lang si Alexa, diba? Wika ni Eileen, ngunit mabilis na umaling si Axel. Sabihin na natin na gano'n ang ginawa natin, nagpa-DNA, at pinaulit ng dad mo. Sa tingin mo walang gagawin si Alexa para itago ang katotohanan? Ikaw na mismo ang nagsabi, na si Tristan na rin ang nagsabi, na hindi niya tunay na ina si Alexa. Eh bakit kailangan pang ipa-DNA test kung lumabas ng katotohanan? Magsasayang lang tayo ng oras. Mas sigurado talaga kung makakuha tayo ng evidence. Tulad ng recording ng pag-amin ni Alexa sa kanyang mga kasalanan, doon mabubuko na talaga siya. Dahil mismong siya ang may sabi at wala na siya doon kawala. Sagot ni Axel. Eh baka naman kasi gumana, diba? Malay natin, baka kapag nakita ni Dad ang DNA test ay magbago ang kanyang isipan. Wika ni Eileen. Matanong nga kita, Eileen. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na kapatid mo si Tristan? Tanong ni Axel kay Eileen. Natigilan naman si Eileen at tila ba napaisip sa naging tanong sa kanya ni Axel. Sa totoo lamang ay unti-unti nang napapalapit si Alexa sa batang si Tristan. Kahit na tila ba pigil na pigil si Alexa sa kanya na mapalapit kay Tristan. Pero nagawa pa din ni Eileen. Gayunpaman, walang kahit na anong lukso ng dugo na nararamdaman si Eileen kay Tristan. Naaawa lamang ito sa paslit dahil kahit na hindi ito magsalita, ay naiipit ito sa sitwasyon at nahihirapan. Ayoko sana mag-isip ng hindi maganda. Pero sa totoo lang ay, wala talaga akong nararamdaman na lukso ng dugo kay Tristan. Kagaya ng sinasabi ng iba. Oo, napapalapit na ako kay Tristan. Pero dahil yun sa awa, kita ko na isang mabuting bata si Tristan at naaawa ko sa kanya dahil naiipit ito sa isang sitwasyon na dapat ay wala siya doon. Naaawa ko sa mga magulang ni Tristan dahil inalayo sa kanilang bata. Awang-awa ko kay Tristan dahil nadamay pa siya sa gantong sitwasyon. Napakapaslit niya pa para madawit sa ganitong problema. At ang mas nakakalungkot pa doon ay ginamit si Tristan para pagtakpan ang nakaraan. At isang kasinungalingan. Tura ni Eileen at napayuko na lamang ito. Exactly.
ikaw na nga mismo ang nakaramdam. So bakit kailangan pa natin na magpa-DNA test? Kung sa huli si Alexa pa din ang papanigan ng ututu mong ama. Wika ni Axel at doon ay natigilan si Eileen at napaiyak na lamang. Bakit ba kasi hindi naniniwala si Dad sa mga sinasabi ko? Bakit lagi na lang si Alexa ang pinaniniwalaan niya? Anak niya ako, pero mas may tiwala pa siya sa babaeng yun. He's dumped. Ang tanga-tanga niya. Para siyang batang walang sariling isip. At para bang isang susing laruan na gagana lamang kapag pinagalaw ng may-ari. Ginagawa na siyang tanga ng babaeng mahal niya. Pero nagpapakatanga pa din siya. Galit na wika ni Eileen at napaluha pa ito sa puntong yan. Pakiramdam ni Eileen ay muling nawalan siya ng puwang sa buhay ng kanyang ama. Wala tayong magagawa. Ganun ang daddy mo. Mas pinaniniwalaan niya ang iyong madrasta. Isa pa, Eileen, hindi natin pwedeng gawin ang iniisip mong DNA test dahil matutunugan ni Alexa ang ating plano. Sige na, magpahinga ka na lang. Huwag mo na munang isipin ang mga bagay na yon. Ako nang bahala. Wika ni Axel at saka pinahid ang luha sa mga mata ng dalaga. Uncle Axel, salamat dahil dinalaw mo ko. Ikamusta mo na lang ako kay Uncle Raiden at Uncle Kaizen. Tura ni Eileen at nagpaalam na sa kanyang uncle na si Axel. Pumanik na sa kanyang silid si Eileen at doon ay nagpahinga na. Si Axel naman ay umalis na din at bumalik na sa kanyang tahanan. Matapos ang pag-uusap na yon ay hindi naman sumuko si Eileen na makakuha ng matibay na ebidensya. Hindi naman magawang makausap ni Eileen ang batang si Tristan dahil sa utos ng kanyang ama sa mga katulong. At mahigpit na binantayan ng mga ito si Tristan. Samantalang makalipas ang isang linggo ay bumalik na si Alexa at Mike sa mansyon. Naging mas sensitibo si Alexa pagdating kay Eileen at kahit na walang ginagawa ang dalaga at dadaan lamang ito ay sumisigaw na ito na tila ba takot na takot. Kahit na napipiko na at gusto nang patulan ni Eileen ang madrasta ay hinayaan niya na lamang ito upang umiwas sa gulo at nais din ni Eileen na makita ng kanyang ama na mali ito ng pag-aakala. Gusto ni Eileen na patunayan sa kanyang ama na hindi siya kasing sama gaya ng iniisip nito sa kanya. Buisit talagang babaeng napaka-sensitive. Kung sakaling ko kaya yun, makapagdrama pa kaya yun? Akala mo naman kung sino mag-inerte. Buisit! Galit na wika ni Eileen habang padabog na nahiga sa kama. Hanggang isang gabi ay naisipan ni Eileen na lumabas sa mansyon para magpaimbestiga. Gamit-gamit ang sariling sasakyan ay umalis si Eileen. Ngunit laking gulat nito nang bigla na lang nawala ng preno ang sasakyan niya at nanlaki ang mga mata ni Eileen. Ano kaya mangyayari kay Eileen? May kinalaman kaya si Alexa sa pagkawala ng preno niya? Ano kaya ang posibleng madiskubre niya sa kanyang pag-iimbestiga? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.